Mga diggers, what's up, what's up, what's up? It's Madam Digger and Sexy Time! F na F niya. Isa pa ulit, isa pa. Isa pa ulit. Sexy Time! F na F talaga. Ngayon daw kasi siya na-expose sa camera. So ngayon mga diggers, ang pag-uusapan naman natin ay okay nga bang magsangla ng mga tricolor ng mga alahas? O kaya naman yung mga two-tone dyan, meron ba kayong mga alahas na for example, a combination ng yellow and white gold? O kaya naman rose gold, yellow gold, and white gold? Ayan! So ngayon, aalamin natin kung mas okay nga bang magsangla ng mga alahas na to. Magta-try tayo magsangla. At of course, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang resulta ng ating eksperimento today. Okay? So let's start! Ganda ba ng ano ko, phone case ko. Ayan, bagong-bago mga ka-diggers. So, bibili ko lang wow! sa Shopee. Nice. Pinakita ko lang talaga kasi nagagandahan ako. Anyway, so eto yung una natin ha. Ayan, eto yung ipapa-appraise ko na alahas. Two-tone to, makikita nyo no. So, white gold at saka yellow gold combination siya. Tapos, eto naman yung isa. Wait lang. Eto naman yung isa. Eto naman, tricolor to. So, meron siyang rose gold. Ito yung rose gold, ayan. Rose gold, sa gitna, yung white gold, at saka yellow gold. So, kakaiba to, di ba? Ano? Ayan, oh. Masabi ko lang kakaiba eh. Oh. Ayan, so tatlo siya na kulay. Feeling ko mahirap gawin to. Kasi iba-iba. O, hindi rin. Ayan, tapos sa gitna naman, merong mga cubic zirconia. May mga stone sa gitna. Ayan. So, ngayon, aalamin natin kung ano nga bang appraisal ng mga to. Ikaw, Tise. Oh, ano? Tingin mo po, ano magiging resulta? Ano kong pimples, ha? Resulta? Ano magiging resulta? So, unahan ko na yung mga appraiser na pupuntahan natin. Bale, siguro, ganito ha. Ito lang naman yung pagkakaalam ko, no? Kasi, a year ago, nagtanong ako dun sa tita ko na appraiser. So, manager siya dun sa isang pawn shop. Tinanong ko sa kanya kung ano nga bang alahas, ano nga bang uri ng alahas, yung mataas yung sangla, ganyan. O yung kuha nila pag isasangla. Sabi niya sa akin, unang-una daw yung yellow gold setting. Pumapangalawa yung white gold at saka rose gold. Sabi ko, bakit po? Ang sagot niya sa akin kasi demand and supply. So mas maraming bumibili nung yellow gold compared dun sa white gold and rose gold. So ganon. Ibig pong sabihin nun mga ka-diggers, pag for example, ikaw nagpunta ka ng sanglaan, so syempre, nagsangla ka. Ganon eh, di ba? Nagsangla ka, tapos hindi mo na natubos yung alahas. Tapos pag narimata na yon, isusubasta na nila. So yun yung tinatawag na subasta. Ngayon, mas marami daw na tao or customer na bumibili ng mga yellow gold compared dun sa white gold tsaka rose gold. Kaya mas, ayun, mas in demand tsaka mas mataas yung kuha nila dahil dun sa reasons na yun. So, yun. Yun lang naman. Pero, check pa rin natin kasi baka mamaya, ganun dun sa pawn shop nung tita ko. Tapos, iba naman dun sa pawn shop na pupuntahan natin. So, yun lang naman. Okay? So, tara na. Ito na yun. Oh. Let's go. Siguro, ang pupuntahan natin, mga dalawang pawn shop lang kasi alam niyo na, sobrang exposure niya. Okay? Let's go. Sa sanglaan. So, dalawa na naman to na pupuntahan natin. At ayun. Ako po ay nananawagan sa mga sanglaan na madalas kong ma-feature. Kung pwede po kunin niyo ako endorse. Magaling po ako. Kaya ko pong sumayaw. Kaya ko pong kumanta. Yung pong sexy tan ko, Epa. Kaya ko rin pong mag-acting. Ha? Kaya ko pong mag-acting. Saan po yung acting? Basilyo! Yun lang. Hanggang isang iyak po, isang buhos na iyak. Ano na lang? Pang-bilyari ka na iyak. Bilyari ka? Hindi ba pwede iiyak? Kasi iimbitahan mo nga silang magsangla, di ba? Dito sa bilyari ka, ganito dapat. Dito sa bilyari ka, panalo ka. Di ba? Sabi sa inyo, magaling po ako eh. Cebuana naman, Cebuana.
Cebuana, ang aking puso, Cebuana. Dito na kayo magsangla, Cebuana, Cebuana, Cebuana. Yeah! Sabi nga ni Mimia. Acting, acting po, sing and dance. Kayang-kaya ko pong sa ano, sa mga tulay. Kayang-kaya ko yan sa mga lubid. Kaya pong tumulay yan. Circus? Oo, oh, pwede. Pwede niyo rin po ako ipalapa sa mga leon. Mabuto po ako. Kaya bet na bet nila. Kung ano po gusto niyo pagawa sa akin, I can manage. Okay? Kunin niyo po ako endorser. Sige. Kunin niyo na rin pong assistant tong assistant ko para matigil lang. Di ba puro ganun? Okay. O ano? Ayan. Andito na kami sa wakas. Andito na. So ayan. Ulitin ko po ulit ha. Villa Rica, Cebuana. Andito na po ako. I'm available. Okay, single and affordable. Affordable. Oh, mura lang dito. Mura. Affordable and available. Okay. So, ayan, pupunta na tayo. Nababa na ako, ha? Princess Mendoza po ulit. Ayan po. Sige na. Baba na ako. Lock mo tong pinto. Doon naman ako na. Okay. Alcohol ako. And. O yan, tignan niya mga kabigas. Nag-alcohol ako, kumalat na. Ayan, so eto mga ka-diggers, nilista ko sa kamay ko kasi medyo makakalimutin ako. Magmula nung na-CS ako, medyo naging makakalimutin ako. So eto na, ano? Galing akong Villa Rica, galing akong Cebuana. So, dito sa Villa Rica, unahin natin yung two-tone na heart shape. Two-tone na heart shape. Hindi nila tinanggap. Hindi dahil fake. No. Oh, no. Kasi ano daw siya, marami na silang subastang ganito. So, asahan niyo yun mga ka-divers, pag ano, pag kunwari sinabi sa inyo marami na silang ganon, hindi na nila tinatanggap. Ibig sabihin, hindi pa nila ma-dispose. Kaya, alam niyo na, hindi pa sila tumatanggap ng ganon. So, ito namang tricolor sa Villa Rica. Kodi ko. 9,800 pesos. Ayan. And sa Cebuana naman, mga ka-diggers, ang two-tone ay, dito, ito, tinatanggap nila, ay 6,700. Ang tricolor naman ay 9,500 pesos. So, uwi muna ako sa bahay. Nakalimutan ko itong i-weight. Check natin ha kung magkano per gram yung kuha nila. Okay? So, uwi muna tayo. So, ayan mga ka-diggers, naka-uwi na ako at i-weight na natin. Alamin na natin kung mataas o hindi ang sangla. So, umpisahan natin dito sa may Cebuana. Kasi may ano sila, di ba? Meron silang appraise dito sa two-tone. Ay, wala. Sarado pala. Chongars. Ang galing muna natin. So, yeah. 2.9 ang kuha nila is 6.7. Ayan, 6.7. Compute natin ha. Bale, 6.7 divided by 2.9 grams. So, 2,310 per gram ang kuha nila ng two-tone na to. Uy, mataas ah dati, 2,100. Ito, 18 karat to mga ka-diggers ha. Mataas, mataas, mataas. Ito naman, sa Cebuana ulit, tricolor. Tingnan natin. 4.2 grams. Ayan, 4.1, 4.2. Sabihin na natin 4.2. Tingnan, nagbabago. 4.2. Ayan, may hangin kasi eh. So, ang kuha nila is 9,500. 9,500 divided by 4.2.
So, ang kuha nila per gram na to is 2,261 pesos. Ayan, itong tricolor. Medyo mas mababa. Ano? Kukumpitin per gram. Tapos, ito naman sa may Villarica. So, 9.8 yung kuha nila. Divided by 4.1. 2,390. So, mas mataas yung kuha nila per gram. Ang ano, sa Villarica. So, bago ako magtapos, mga ka-diggers, i-clear lang natin, ha, no? So, napansin nyo na medyo mas mataas yung appraisal nung kay Villarica dun sa tricolor compared dun sa Cebuana. Mas maganda sana kung parehas, ano, parehas meron silang appraisal para at least ma-determine natin kung alin talaga yung mas mataas. Pero, itong pansinin natin, ha, no? Ito kasi isa, yung tricolor, meron siyang stones. So, lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Pag may stone yan, precious stones, gemstones, mga ganyan, dinededuct yun dun sa actual weight nung alahas. So, may possibility na dinedak nung sa Cebuana yung stone na to, okay? Pero, ganun pa man, to, itotal mo man yun, mas malaki pa rin syempre yung appraisal ni Villarica. Pero, i-mention ko na lang din, ha, mga ka-diggers, na itong aking experiment today, tabi ko kasi si Ori. Anak, huwag kang maingay. So, i-mention ko na lang din, ano, mga ka-diggers. Nagmamatter yung appraisal, ano. Unang-una sa karat, sa weight, ayan. Tapos, sa itsura ng alahas. At saka, ano pa ba? At saka, syempre, depende pa rin dun yun sa tumitingin, dun sa appraiser. Ayun, okay? So, baka mamaya yung experiment ko, iba naman dun sa result nung sangla nyo. So, ayun, ha? Naglagay lang ako ng disclaimer dito. Pero, ganun pa man, makikita natin na konti lang, wala palang difference kasi 18 karat to eh. 18 karat. Walang halos difference. Nagtaas pa nga yung sangla. Kasi dati, parang last month, nag-try ako magsangla ng yellow gold. Nasa 2,100 siya per gram. So, ngayon, nasa 2,200 to 2,300 na siya per gram. Which is good, di ba? Kasi magkano ang ginto ngayon. So, ibig sabihin, okay pa rin siya, di ba? So, ayan mga ka-diggers, dyan na po nagtatapos ang aking vlog today. Maraming salamat for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!